Panginoon, umawit ng kagalakan at tutugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyano sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawa ng ganap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, nang marinig ni Moises ang Panginoon mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy, sinabi niya sa kanya, "Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin?" Sinabi ng Diyos, "Ako'y si Ako Nga. Sabihin mong sinugo ka ni Ako Nga, ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ng Diyos ni na Abraham, Isaak at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Lumakad ka na at tipunin mo ang mga leader ng Israel. Sabihin mo sa kanilang napakita ako sa iyo, akong Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno, nina Abraham, Isaak at Jacob. Sabihin mong ako'y bumaba at nakita ko ang ginagawa sa kanila ng mga Ehipyo. Dahil dito, iaalis ko sila sa bansang iyon na nagpapahirap sa kanila. Dadalhin ko sila sa mayaman at masaganang lupain ng mga Kanineyo, ng mga Heteyo,
ng mga Amoreyo, ng mga Pereseyo, ng mga Hebeyo, at ng mga Hebuseyo. Pakikinggan kanila. Pagkatapos, isama mo ang mga leader at pumunta kayo sa Paraon. Sabihin mong akong Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreyo, ay napakita sa inyo at kayo'y maglalakbay ng 3 araw papunta sa ilang upang maghandog sa akin. Alam kong hindi siya papayag hanggat hindi siya dinadaan sa dahas. Kaya ipadadama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay. Parurusahan ko ang buong Ehipto sa pamamagitan ng mga kababalaghan. Pagkaraan noon, papayagan na niya kayong umalis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipaniya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipaniya kailanman. Dapat na ang Diyos itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansa'y dapat ipaalam. Ating gunitiin ang kahangahanga niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako rin ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ginawa ng poon ay kusang pinarami ang kanyang hinirang. Pinalakas ito higit pa sa lakas ng mga kaaway. Tinulutan niya doon sa Ehipto, sila ay itakwil, ipinabusabos at pinahirapan ng gawing alipin. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Saka inutusan itong si Moises, sinugo ng Diyos. Sinugo rin niya pati si Aaron ang piniling lingkod. Sa bansang Ehipto, yung maraming himalang ginampanan sila. Sa utos ng Diyos, maraming himalang doon ay nakita. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Tumayo po tayo. Kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pahihingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok
at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Maganda po sa ating pagninilay sa araw na ito. Makita po natin ang dalawang magandang elemento sa ating ebanghelyo. Una po yung salitang pahinga. Marahil sa atin, ang gusto natin magpahinga. Lalo na pag pagod, nabibigatan, gusto na magpahinga. Pagkatapos sa isang mahabang araw, ang ninanais na natin para umuwi, gusto na natin magpahinga at iangat ang paa pagkatapos ng isang mahaba at nakakapagod na araw. Pero maganda rin pong makita natin bilang mga Kristiyano na mainam din na sa ating paglalakbay ay kasama natin magpahinga ang Diyos. Kaya hindi ba minsan panagdadasal tayo ng tahimik at taimtim pagkatapos mong ihinga sa Diyos ang lahat, parang gumagaan ang problema mo. Parang ang gaan sa dibdib pagkatapos mong ihinga sa Diyos ang lahat. Kasi doon mo nasusumpungan ang pahinga sa piling ng Diyos na hihinga mo ang lahat ng bumabagabag sa iyo. Nahihinga mo ang lahat na nagpapabigat ng damdamin mo. At alam mo sa kasama ng paghinga mo, ay kasama mo ang Diyos sa lahat ng ito. Kasama mo ang Diyos sa kasiyahan, kasama mo rin ang Diyos, lalong-lalo na sa mga panahon ng pagsubok, nagpapahinga tayo. Kaya hindi ba minsan ang dasal ay mainam na pahinga rin. Hindi lang physical rest, pero it is also our spiritual rest. Sapagkat nagpapahinga tayo at humihinga sa presensya ng Diyos na nagmamahal sa atin. Tulad po ng unang pagbasa natin, si Moises, puno ng takot at pangamba. Ang dami niyang tanong. Nung binibigyan siya ng misyon ng Diyos, ang dami niyang tanong. Asaya niya, Panginoon, ano sasabihin ko sa kanila? Sino ka? Ano sasabihin ko? Makikinig ba sila sa akin? Maraming mga tanong, pero sa kanyang pakikipag-usap sa Diyos, hininga niya ang lahat ng kanyang mga tanong. At pagkatapos huminga, siya ay nag-aral. Iniisip natin, nag-aral, yung nag-review. Pero maganda sa ating ebanghelyo, sinabi ni Jesus, mag-aral kayo sa akin. Ang ibig sabihin nun, matuto kayo sa akin. At ang taong natututo at gustong matuto, sinusundan ang kanyang guro. Sinusundan ang nagtuturo sa kanya. Kaya si Moises sinundan ang utos ng Diyos na pumunta ng Ehipto at palayain ang bayan ng Diyos na inaalipin doon. Paalala din sa atin, bilang Kristiyano ngayon, sa ating pagnanais na matuto mula kay Jesus, kasama din noon ang pagtulad sa kanyang halimbawa na siya ay maamo at mababa ang loob. Kaya maganda rin sa atin bilang Kristiyano sa ating paghinga sa Diyos at ang ating pagsumpong ng pahinga sa presensya niya ay handa tayong makinig sa kanya. Handang makinig at ang taong handang makinig handang matuto sa kanya. Lalong-lalo na sa kanyang mga halimbawa, aral at turo.
na tulad ni Jesus, tayo ay maging maamo at mababa ang loob. Sana walang Kristiyano na palaaway. Kasi si Jesus, maamo, meek, marunong magpasensya, marunong magtimpi, hindi parang laging naghahanap ng away. Sana tayo mga Kristiyano, sa ating paghinga kay Jesus, matutunan din natin ang pagiging tulad ni Jesus, maamo at mababa ang loob. Hindi mapagmataas, hindi mayabang, kung hindi marunong magpakumbaba, marunong makinig. Sana walang puwang sa puso natin ang tinatawag nating pride. No? Hindi ho pride chicken, ha? Pride o mapagmataas. Kasi si Jesus pinakita sa atin ang pagpapakumbaba. Hindi pagmamataas, kundi pagpapakumbaba. Sana ang tularan natin bilang mga Kristiyano. Kaya po magandang gabay ito sa atin na una, magpahinga sa presensya ng Diyos at pangalawa, mag-aral at matuto sa Kanya. Tularan ang halimbawa ni Jesus. Amen. Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, sinabi ni Jesus, lumapit sa akin. Lahat kayong nahihirapan at may pinapasan at pagiging hawain ko kayo. May pananalig sa Kanyang pangako. Ipahayag natin ang ating mga pangangailangan sa Kanya. Ang ating itugon, Jesus, Ikaw ang aming kapayapaan. Jesus, Ikaw ang aming kapayapaan. Ang simbahan naway gabayan tayo sa daan ng kapayapaan at pakikipagkasundo. Manalangin tayo. Jesus, Ikaw ang aming kapayapaan. Ang mga natutukso sa kawalan ng pag-asa dahil sa bigat ng kanilang mga suliranin, naway makatagpo ng sandigan kay Jesus at mailagay sa kanyang mga kamay ang kanilang mga alalahanin at ligalig. Manalangin tayo. Jesus, Ikaw ang aming kapayapaan. Ang mga nagdurusa sa maligalig na kaisipan, naway magkaroon ng kapayapaan kay Kristo. Manalangin tayo. Jesus, Ikaw ang aming kapayapaan. Ang mga nahihirapan sa tindi ng sakit ng katawan at karamdaman, naway makatagpo ng kasiyahan at kagalingan sa mga kumakalinga at nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Jesus, Ikaw ang aming kapayapaan. Ang mga yumao, naway magbunye sa walang hanggang kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Jesus, Ikaw ang aming kapayapaan. Ama naming nasa langit, ipinapangako ng iyong anak ang kapahingahan kapag kami nabibigatan. Ipaubaya mo sa natuwi na kami nakatugon sa kanyang paggabay at mapalakas kami upang maging kanyang daan ng kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo.
sa iyong dambana, katulad ng haluyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay
at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon,
Sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Mga paalaala sa mga nagsisimba, pinapaalalahan na ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Itim na Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng inyong pagliligtas na aming pinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati.